Sigurado akong napanood mo na rin ang The Little Mermaid, isang cartoon na pinasikat ng Disney. At siguro, kilala mo rin si Jezebel na unang ginanapan ni Edna Luna noong 1953. Sa totoo lang, napakadami ng pelikula at mga TV series ang nagsulputan patungkol sa mga sirena. Pero, bakit kaya hindi pa rin napapatunayan kung meron nga ba talagang sirena? Totoo nga kayang may mga nakita na sa mga ito? Kung gusto mong malaman ang sagot, panoorin mo to hanggang sa dulo. Sa lawak ng anyong tubig sa ating planeta, 5% pa lamang ang tunay na nasisiyasat at malaking bahagi pa ng ating karagatan ang hindi pa nadidiskubre. Kaya naman taon-taon ay may mga bagong uri ng hayop na natutuklasan sa pinakamalalim na parte kung saan nababalot ng kadiliman ang paligid sapagkat sa sobrang lalim ay hindi na ito kayang abutin ng sinag ng araw. Isang perpektong kapaligiran para sa akin kung isa akong sirena dahil hindi mapupuntahan nito ng tao at kung sakali man na may magtangka na sumisid sa malalim na parte, makikita ko sila agad at dahil sa liwanag na dala nila ay makakalungoy ako agad papalayo. Hindi kaya ganito ang iniisip ng mga sirena? Hindi natin alam. Ang isa sa mga kagiliw-giliw na bagay tungkol sa mga alamat ay ang mga ito ay halos madalas tila kapanipaniwala. Ang ibig ko sabihin, paano maipapaliwanag ang katotohanan na sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nakita ang eksaktong parehong nila lang sa loob ng maraming siglo? Kagaya na lang ng Ninyo ng Japan. Ninyo na ang ibig sabihin ay human fish, kalahating isda, kalahating tao. At pinaniniwalaan na ito ay matatagpuan sa tubig tabang. Ang yok-yok naman mula sa Australia, pareho ng sirena, kalahating isda at kalahating tao. Merong malasiwid na buhok at kaya rin daw nito magpalit ng anyo bilang isang buwaya, tutubi, ahas at swordfish. Weird, no? Pero hindi pa dyan nagtatapos ang mga naitala na alamat sa mga sirena dahil halos lahat yata ng bansa ay may mga kanya-kanya mga bersyon ng sirena. Kaya naman, may mga tao na pilit humahanap ng sagot sa mga katanungan na daan taon nang tinatanong. Ilang siyentipiko ang nakapagtala ng mga boses umano ng sirena gamit ang sonar. Pakinggan natin, ito ang aktwal na tunog na kanilang nakuha. Ayon sa kanila, hindi ito balyena o anumang uri ng hayop na atin ang nadiskubre. Sa kanilang pagsasaliksik, ay natuklasan nila na ang vocal cord na gamit upang mabuo ang tunog na ito ay katulad ng sa ating mga tao. Ano sa tingin mo? Boses nga kaya ito ng sirena? Comment mo sa baba ang sagot mo para malaman ko kung naniniwala ka nga ba sa sirena. Alam mo ba, dito mismo sa ating bansa ay napakadami ng mga nagsasabi na nakakita na sila ng sirena. Ilang taon na ang nakakalipas, may pamilya na naligo sa Lusok Cave sa Kalayan at di umano may nakuhanan silang sirena. Nakita daw nila to nung kanilang pag-uwi at tinignan nila mga larawan na nakuhanan nila sa kuweba. Ito mismo ang larawan na nakuha sa nasabing kuweba. Ano sa tingin mo? Sirena nga ba? O resulta lang ito ng malilikot na isip nating mga tao? Sa ibang paniniwala naman, ang mga sirena ay mga elemental beings, nature spirit o diwata ng tubig. Ito ang dahilan naman kaya hindi nakikita ang mga ito ng normal na mga mata. Posible nga ba na kaya mahilig makipaglaro sa atin ang mga dolphin at balyena ay mukha tayong sirena na nakakahalubilo na nila sa ilalim na parte ng dagat? Ikaw na ang bahala kung maniniwala ka o hindi. Pero para sa akin, parang hindi naman may isip ng tao lang ang sirena ng basta-basta. Kung hindi nila ito nakita, wala naman siguro magkikwento kung walang nakasaksi at nakaranas ng mga inkwentro nila sa sirena. Maiba ako.
Alam mo ba kung anong nangyari, bakit nawala ang Atlantis City? Panoorin mo tong video na to para malaman mo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Laging tatandaan, walang katumbas ang bawat bagong tuklas.